Sa ibang balita, tataas ang presyo ng ilang bilihin sa susunod na buwan. Paliwanag po ng Trade Department, pinayagan nila ito dahil tumaas din ang gastos ng mga manufacturer. Magbabalita si Rex Remitio. Malaking bagay ang bawat piso para kay Marjorie. Pinagkakasya niya ang arawang kita ng asawang delivery rider. Ngayong pandemya, todo tipid daw sila para sa dalawang anak. Yung isang araw na sahod, kulang pa para sa pang budget, sa sobrang mahal. Bumibili lang ako ng pang-isahat na para yun yung titipirin namin. Pero kakailanganin pa ni Marjorie ng mas todong tipid. Aprubado na kasi ng DTI ang dagdag presyo ng mga pangunahing bilihin simula Agosto. Nasa 25 hanggang 75 centavos ang madadagdag sa presyo ng bawat unit ng mga pangunahing bilihin, gaya ng sardinas, instant noodles, delatang karne, kape, gatas at iba pang mga condiment. Katumbas ito ng nasa 3% hanggang 5% ng kasalukuyang presyo ng mga produkto. Ang presyo kasi ng raw materials tumaas na rin daw. 2 years ago na yung huling adjustment, hindi talaga tayo nagpa-increase dahil nga sa pandemic. Para naman sa grupo ng mga supermarket sa bansa, wala raw silang magawa kundi bawiin sa mga consumer ang kanilang gastos. At siguro hindi na matiis para to stay afloat, no? Remember that all these companies, manufacturers, distributors, may mga pamilyang umaasa sa sweldong sa mga taong pumapasok sa mga kompanyang yan, di ba? Pero para sa grupong laban consumer, dagdag parusa ito sa publiko. Lalo na't maraming tao ang kulang ang pambili sa panahon ng pandemya. Hiling nila itigil ang taas presyo. We are punishing consumers, penalizing consumers. I've not heard of any food manufacturer or food processor that had lost income last year. Si Marjorie naman patuloy pa rin daw lalaban sa bawat piso sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero kung pwede lang raw, sana lang ay awat muna. Rex Remitio, CNN, Philippines.